we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Lalaking sisilbihan sana ng warrant of arrest, patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Tricycle na bangga nang nag-overtake na pickup at nasalpok pa ng kasalubong na van sa Padre Garcia, Batangas. Isa ang patay. Taas preso sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motoristang babiyahe sa Semana Santa bukas. Maluwag na sitwasyon sa Batangas Port, nararanasan ngayong Lunes Santo mga biyahero, inaasahang dadagsa sa Miyerkules o Webes Santo. Mga pasaherong paluwas sa Maynila at Karatig Probinsya, unti-unti nang dumadagsa sa Batangas City Grand Terminal. At lumampaw view deck sa Cuenca, Batangas, maaaring dayuhin ngayong Holy Week. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nararanasan ngayong Lunes Santo maluwag na sitwasyon sa Batangas Port. Inaasahan namang dadagsa ang mga biyahero sa Miyerkules o Webes Santo ayon sa pamunuan ng pantalan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, pailan-ilan pa lamang ang mga pasaherong dumadating sa passenger terminal building dito sa Batangas Port. Mula rin ang mga pasaherong pumabiyahe o yung kumukuha ng tiket sa ticketing booth. Alas 8 pa raw ng umaga kanina nang dumating sa Batangas Port ang mag-anak ni Aling Rufina. Kasama niya ang kanyang anak at mga apo papunta sa Puerto Galera para doon mag-Semana Santa. Ngayong Lunes Santo nila napiling bumiyahe dahil bakasyon na rin daw ng kanyang mga apo. Ay ngayon lang dumating yung aming pamasahe. Ay kasi walang kurang mga apo ko pasok. Pero Thursday, uwi rin kami. Ay mahirap kasi may mga bata kaming kasama. Mahirap sa biyahe. Oo, tsaka nakakalula, mahirap. Ngayong araw din magtatawid dagat ang mag-anak ni Mary Grace patungo sa Romblon. Hindi na raw nila hihintayin pang makipagsabayan sa dami ng tao kaya ngayon nila napiling bumiyahe. Kasi baka po madaming pasahero po kasi kaya baka maano po kami sa maubusan ng ticket ganun. Hindi makapagbakasyon. Ngayong Lunes Santo kahit mangilan-ngilan pa lang ang mga biyahero sa Batangas Port na magtatawid dagat, mahigpit na rin ang ipinatutupad na seguridad sa pantalan. Nakaantabay na rin ang assistance desk sa labas ng passenger terminal building. Ayon sa pamunuan ng pantalan, bukas ng hapon hanggang sa Webes Santo ang buhos ng mga biyaherong uuwi sa iba't ibang probinsya. Nasa humigit kumulang 30,000 embarking passengers ang inaasahan ng pamunuan ng Batangas Port kada araw. Miyerkules ang pinakamarami at Webes, yan talaga. Diyan bubuhos yan kaya talaga yung paghahanda namin doon sa yung dagsa. Kasi nga, wala rito ng wala rito yung nakatiket talaga eh. Kumbaga, halos ituring mo lahat ng pasahero sa Batangas Port ay chance passenger. Kasi dito pa lang sila makakabili ng tiket. Meron mga mangilan-ngilan na shipping lines na nagsubok na mag-online. Pero ika nga, hindi pa talaga yung accurate pa. Maluwag pa sa ngayon ang sitwasyon sa terminal building, gayon din ang ticketing booth. May karagdagan na ring ticketing booth sa lugar. Walang silbi yung bagong ticketing booth kung walang teller. So dapat gumana yon. Napag-usapan na yan kasi doon sa weekly meeting namin shipping lines, muli niremind na natin ulit na magkaroon ng teller nga. At kami rin sa PPA, nagdagdag kami ng tao para i-assist pa yung mga pasahero natin, i-assist din, tulungan din yung shipping line. Samantala, sa tala ng marina, 17 mga barko na biyaheng Batangas-Calapan ang bibiyahe ngayong Semana Santa. Ipinatupad na rin ang relaxation order sa mga barko para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga pasahero. Magtatagal ito hanggang April 2. Nakalagay po doon na once na napuno na yung ating barko,
maaari na po silang maglayag papunta doon sa port of destination nila. Siyempre, given po dito na i-clear sila ng Coast Guard at saka po ng ating PPA. Maaari din po silang mag-increase ng sailing frequency so long as po maraming pasahero. Mahigpit pa rin ipinagbabawal sa pantala ng mga patalim, flammable materials at chicken at pork products bilang pag-iingat sa banta ng ASF. ACE paulit-ulit na ipinapaalala ng pamunuan ng pantalan sa mga biyahero na wala silang babayaran na kahit anong certificate o clearance sa labas bago pumasok dito sa pantalan. ACE? Maraming salamat, Denise Abante. Sasalubong sa mga motorista ang bibiyahe sa Semana Santa bukas ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan sa gasoline station na ito sa Batangas City para magpakarga ng langis sa kanilang mga sasakyan. Ang presyo ng gasolina dito, 57 pesos and 50 centavos, habang ang diesel nasa 53 pesos 60 centavos. Pero bukas, asahang tataas yan dahil nakatakdang magpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis. 2 pesos 20 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 1 peso 40 centavos sa kada litro ng diesel, at 1 peso 35 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Malaking epekto pa rin daw sa presyohan ang nangyayaring kaguluhan sa Middle East at ang pagbabago sa crude oil stock ng bansang Amerika. Idagdag pa ang pagbaba sa oil export ng mga malalaking bansa gaya ng Saudi Arabia ayon sa Department of Energy. Ang ilang motorista gaya ni Romuel sinamantala ng magpa-full tank ng kanyang sasakyan ngayong araw bago pa ipatupad ang taas presyo bukas. Para umabot sa presyong mababa. Masakit po sa bulsa. Pagkabababa, maliit lang. Pagka naman tataas, sobrang taas naman. Masakit naman daw sa bulsa, wala raw magagawa si Alvin na kailangan gumamit ng sasakyan papasok sa trabaho kundi magtipid na lang sa konsumo ng langis. Wala tayong magagawa kasi sa kanila yon tataas talaga. Kung anong i-declare nila, magpapagas pa rin tayo kasi kailangan natin yung gasolina. Pag may mga malalapit na pupuntahan, pwede na lang mag-commute, gano'n na lang. Ang presyohan po natin, base po talaga sa international oil market, and then lahat po ng produktong ginagamit natin dito sa ating bansa, inaangkat po natin sa labas. So ibig sabihin, kung ano man yung trading na nangyayari, so wala po tayong control. Ayon sa DOE, may mga paraan naman daw para makatipid sa konsumo ng langis. Isa na rito ang pagpaplano ng maaga sa mga pupuntahan, lalo na ngayong Semana Santa. Consolidate, kapag samasamahin natin yung ating mga lakad, just make sure na talagang yung bibilihin yung produkto petrolyo kung 95 octane, yun ang requirement talaga ng engine. Huwag na po tayo kasi merong compatibility din naman ng fuel versus the engine. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Palitang Southern, Tagalog. Patay ang lalaking sisilbihan sana ng warrant of arrest sa Lemery, Batangas matapos umanong manlaban sa mga pulis. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kwarto ng tinutuluyang bahay sa Barangay Matingain 1, Lemery, Batangas, humandusay ang 28-anyos na lalaking sospek nang manlaban umano sa mga pulis gabi nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, hahainan ng warrant of arrest ng Manila Police District Intelligence Operation Unit ang sospek kaugnay ng kasong robbery. Pero hindi pa man nakakalapit sa bahay ang operatiba, agad umanong nagpaputok ng baril ang sospek, kaya napilitang gumanti ang mga pulis. Nagkaroon sila ng barilan sa labas pa lang, labas ng bahay, nakita niya yung mga operatiba. Tumakbo siya sa loob. Doon po siya, tinuloy pa rin niya yung pagipag-barilan doon. So, doon po siya na-pin down. Na-recover sa crime scene ng kalibre 45 baril ng sospek. Sa investigasyon, taga-Pasig ang sospek. May ka-live-in daw siya sa tinutuluyang bahay sa Lemery. Tama sa binti at dibdib ang tinamo ng sospek. Dead on arrival siya nang dalhin sa ospital. May escape route pa siya doon na maliit na kwarto doon sa likod ng bahay. Kaya lang, it came to happen, nakalock, nakapadlock. So, yun ang pilit niyang giligiba kahapon. Tapos nung hindi na siya makalusot doon, dumiretso siya sa maliit na kwarto. Nagtamo naman ang galo sa braso ang ilan sa miyembro ng operatiba. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Epektibo na ngayong araw, March 25, ang 125 pesos per week na special grocery discount para sa senior citizens at PWDs. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Mahigit 7 taon na raw nagagamit ng 67 anyos na si Aling Delia ang kanyang senior citizen ID. Malaking tulong daw ito sa tuwing kakain siya sa ilang fast food chain at kapag bumibili sa mga grocery store. Malaking bawas. Pagkain, yan, disiplinida. Malaking tulong. Dahil nababawasan ang pinamili mo eh. Sa kasalukuyan, may hanggang 65 pesos na discount kada linggo ang mga senior citizen at persons with disability para sa basic necessities at prime commodities tulad ng locally produced na isda, karne, ilang grocery items tulad ng asukal, cooking oil, toiletries at harina. 5% yan ng 1,300 pesos na maximum na gastos na pwedeng applyan ng discount. Pero simula ngayong araw, March 25, sa pamamagitan ng bagong joint administrative order na pinirmahan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy, tataas na ang pwedeng makuhang diskwento ng mga senior citizen at person with disability. 5% pa rin ang special discount pero hanggang 2,500 pesos na ang pwedeng bigyan ng discount. Katumbas yan ng 125 pesos na discount kada linggo. The senior citizen discount of 20% is not applicable to all products. So, that's why we came up with a 5% that's applicable to those which are not subject to the 20% senior citizen discount. Laking tunga naman ang 69 anyos na si Rosalinda sa panibagong discount para sa kanilang mga senior citizen. Sana naman lahat. Mabuti na lamang at yun ay naging isang panukala ng ating gobyerno para sa mamayang Pilipino. Bukod sa mga grocery item na maituturing na basic necessities and prime commodities, kasama rin sa mabibigyan ng discount ang gulay, prutas at bigas maliban sa specialty rice. May 5% discount din kada 5 buwan sa LPG. Para maiwasang maabuso ang benepisyong ito, dapat hindi bababa sa 4 na iba't ibang uri ng item ang dapat bilhin. Hindi pwedeng i-apply yung full discount for the week ng 125 sa isang item lang. Kailangan 4 items. Pangalawa, hindi sa isang session lang ng purchasing i-apply yung 125. Yung total purchases for the week. Para ma-avail ang special discount sa PWDs at senior citizen, kailangang may senior citizen's ID o anumang valid ID, government ID at purchase booklet. Pinalawig na rin ang discount pati sa pamimili online. Applicable na siya sa mga online purchases and malaya ang mga establishments mag-enforce and implement ng requirement ng ID and purchase. Ang mga registered Bambi and co-op, si mga maliliit na negosyo, hindi na po sila kailangan magbigay nitong 5% special discount. Kasama si Jay Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Dumagsa ang mga Katoliko sa iba't ibang simbahan sa pagsisimula ng Mahal na Araw. Narito ang report ni Paul Hernandez. Bahagi ng pananampalatayang Katoliko, pinabindisyonan ang mga nagsimba ang bitbit na palaspas nitong Palm Sunday. Si Reverend Father Angel Pastor ang mismong nagbasba sa mga palaspas sa Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan. Dagsari ng mga deboto sa Metropolitan Cathedral of San Sebastian sa Lipa City kahapon. Ganito rin ang sitwasyon sa St. Ferdinand Cathedral sa Lucena City, Quezon, nitong linggo ng palaspas, ang Palm Sunday, paggunita sa pagdating ni Jesucristo sa Jerusalem. Tanda rin ang pagsisimula ng Mahal na Araw kung kailan inaalala ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbibigay galang sa ating Panginoong Jesucristong namatay ng dahil sa atin. Hindi na kapatalan, papasalamat. At kami laging nilanggawin. Yun ang mga ginagamit namin sa bahay, sa altar. May paniniwala ang maraming Pilipinong nakapagtataboy ng masamang elemento sa bahay ang mga nabendisyon ng palaspas. Tulong sa kabuhayan din para sa ilang nagtitinda ng palaspas ang araw na ito. Nakakatulong sa aming mga bayarin kahit na ang aming puhunan ay utang. Malaking tulong po sa aming paghahanap buhay. Nung wala pong labada, hindi rin ang aming ginagawa. Higit sa tradisyong nakagisnan, paalala ng simbahan, sariwain at isabuhay ang sakripisyo ni Jesus sa sanlibutan at tularan ang ginawa niyang paglalakbay. Dala niya kamayamaan, paglilingkod at kapatawaran sa ngayon po ang liwan natin at iyan makakamitin tayo ng malwalhan sa ating tunay na paroroon. Ngayong Semana Santa, mensahe ng simbahan sa lahat ang pagkakaroon ng buong loob, katapatan at pagpapaubaya sa kapwa.
Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, March 26, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Lemery, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng paglilinis ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isa ang patay ng mabangga ang isang tricycle nang nag-overtake na pickup at masalpok pa ng kasalubong na van sa Padre Garcia, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Halos magkasabay na nananakbo sa kahabaan ng Barangay San Felipe, Padre Garcia, Batangas ang tricycle at pickup na ito mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Maya-maya pa, makikita ang pickup na tila o overtake sa tricycle. Pero pagbalik nito sa linya, nasagi ng pickup ang sidecar ng tricycle at napunta ito sa kabilang linya kung saan nabangga naman ng kasalubong na van ang tricycle dahilan para mapahampas ang ulo ng isa sa mga pasahero nito. Nasa tama naman siguro ang takbo nila. According dito sa driver po na ay hindi rin niya namalayan na hindi pa pala siya nakakalampas dun sa tricycle at sumabi dun sa kanyang hulihang bahagi ng sasakyan. Nung mabanggaan itong sidecar, itong tricycle, ay accordingly ay napahampas ang kanyang ulo. Agad daw isinugod sa ospital ang mga lula ng tricycle ngunit idiniklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero nito habang sugatan naman ang driver at dalawa pang pasahero. Pansamantalang nasa kustudiya ng Padre Garcia Police ang driver ng pickup at van habang hinihintay pa ang kaanak ng nasawing biktima para sa magiging pag-uusap ng magkabilang panig. Sa ngayon mo ay hinihintay ko po namin yung representative doon po sa namatay dahil accordingly ito pong pamilya ni alias Dante yung namatay ay taga Bicol. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang mga biktima gayon din ang mga driver ng van at pickup. Kami po ay nananawagan sa inyo, lalong-lalo na po itong mga driver ng tricycle. Meron po tayong ordinansa na pinapalig payroll dito sa ating bayan. Na kapag po kayo ay mga slow-moving vehicle, lalo na tricycle, motor, mga e-bikes, i-utilize po natin ang ride guide upang maiwasan po natin ang katulad ng ganitong insidente. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Unti-unti nang dumadagsa sa Batangas City Grand Terminal ang mga pasaherong paluwas sa Maynila at Karatig Probinsya. Narito ang report ni Hazel Alviar. Biyahing Maynila ngayong araw si Gwyneth mula Batangas City para bisitahin ang ilang mga kamag-anak niya doon at magbakasyon na rin. Ngayong araw daw niya napiling bumiyahe dahil tiyak raw nalagsa ang mga pasahero sa mga susunod na araw. Rush po kapag yung mismo pong Holy Week na sa starting ng Thursday and may plano po kasi ako the following day. Tapos nasakto po na wala po kaming klase today so nag-decide na po ako na today po pumunta. Ayon sa pamuna ng Batangas City Grand Terminal, inaasahang simula bukas hanggang Huwebes Santo ay nasa 15,000 na bilang ng mga pasahero kada araw ang bubuhos ng mga pasahero at magtutuloy sa Linggo ng pagkabuhay hanggang 1 ng Abril. May mga pulis na rin nakadeploy sa loob ng terminal na nagbabantay naman sa seguridad ng mga pasahero. Nag-start po tayo na pagdagsa ng tao noong Friday ng hapon. May mga nagro-robing na po tayo ng mga kapulisan natin, kasama po dito ang taga-city. Pagtitiyak ng pamunahing terminal, sapat ang bus unit na biyahing Maynila at mga Karatig Probinsya. Hanggang matapos yung Holy Week, wala tayong mababawasan. Meron na din sila mga special permits para sa mga additional buses at saka trips nila. Yung oras mag-i-start tayo, nandun pa rin tayo sa regular, 4 a.m. hanggang 8 p.m. Ngayon, pag 8 p.m., marami pa rin pasahero, dire-diretso pa rin yung ang dating ng bus natin. At para matiyak din ang kalinisan, tinanggal ang mga basura sa kanal sa loob ng terminal. Paalala ng pamuna ng terminal sa mga pasahero, ilagay ang mga basura sa tamang tapunan. Samantala sa Lipas City Grand Terminal, unti-unti na rin dumadagsa ang mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng terminal, nasa 5,000 pasahero ang inaasahang dadagsa kada araw. Tiniyak ng pamunuan ng terminal na sapat ang mga bibiyahing bus. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alvion, Balitang Southern, Tagalog.
May pasilip si Sparkle star Sofia Pablo sa kanyang pre-debut shoot. Samantala, itinuturing ni Faith Da Silva na achievement ang mapabilang sa billboard ng Sparkle 10. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa April 18 pa ang Miss Wangkarawan ni Sparkle star Sofia Pablo, pero ngayon pa lang may pasilip na siya sa kanyang pre-debut shoot na ginanap sa Taipei, Taiwan. Long curly hair ang actress with matching all black dress. Kinilig naman ang kanilang mga fans nang mag-comment ang kapwa niya Sparkle star na si Allen Ansay. Achievement naman para kay Sparkle star Faith Da Silva ang mapabilang sa Sparkle 10 billboard. First time daw niyang mag-shoot ng sexy kasamang isang grupo. Pero para sa kanya, ang pinaka-fit at sexy daw sa kanila ay si Angel Guardian dahil focus daw ito sa kanyang ginagawa. Mahabang pasensya, yan naman ang payo ni Jeneline Mercado sa pag-aasawa. Aminado ang Love the Repeat star na nagkakaroon din sila ng minsay hindi pagkakaunawaan ng asawang si Dennis Trillo, pero hindi raw mawawala ang pag-iintindi at mahabang pasensya nila sa isa't isa. Samantala, abangan ang huling tatlong gabi ng pinagbibidahan ni Jeneline na Love the Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakasama natin dito sa studio si Ms. Catherine Buted, ang head ng Batangas Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO, para pag-usapan ang inaasang pagdagsa ng mga turista ngayong Semana Santa. Magandang hapon po, Ms. Catherine, and welcome to the program. Magandang hapon, Sir Ace. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Salamat po for inviting us here. Ms. Catherine, saang mga lugar sa probinsya ng Batangas pinakamasiglan turismo tuwing Semana Santa? Batangas is known for its beach destinations. Kaya yan po talaga yung dinadagsa ng mga tao every time na pupunta sila dito sa Batangas. Pero since it's Holy Week, syempre ang number one pa rin natin also is faith tourism. So inaasahan po natin ang pagdagsa sa ating mga simbahan. And then kalaki po niya, no, after they have finished their visita iglesia, madami po sa ating mga turista ay pumupunta sa ating mga beach resorts para ma-experience ang dagat ng Batangas. And also, kasunod po niyan, yung atin din pong diving, because we're known for our Verde Island Passage and Batangas is the center of the center of marine biodiversity in the world. Ito po yung ating mga ipagmamalaki dito sa Batangas, ang atin pong simbahan, ang atin pong beaches, and ang atin pong diving. Gaano naman po kalaki ang itinataas sa bilang ng mga turista tuwing Holy Week dito sa probinsya ng Batangas kumpara sa ibang mga panahon? For this year, 2024, we're expecting to have 9.7 million tourists in arrival, Holy Week and the rest of the summer. So that's March po until June. Iyan po ay base po sa increase natin. Kasi from 2016 up to 2023, nakakita po na tayo ng an average of 30% increase in our visitors. So, kumbaga ang projection po natin, every year talagang sa pataas naman siya? Yes, every year po, pataas siya since 2021. Oo. At ano po ba ang mga ginagawang paghahanda ng PTCAO dito sa inaasahang pagdagsa ng mga turista ngayong Linggo, ngayong Semana Santa? Lalo na nga, taon-taon ay padami pala ito ng padami. Yes. Sa amin pong tanggapan sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, we make sure na yung atin pong mga beach resorts, atin pong mga hotels, Airbnb, at iba't iba po pong mga tourism facilities ay up to standards. So meron po tayong divisions sa opisina na tinatawag na standards and regulations. Every time po na sila ay every year na mag-o-open sila, pinupuntahan po namin, minomonitor natin kung meron ba silang sapat na facilities to hold our guests. Safe po ba? Meron po ba silang standard or protocols or standards in place? Malinis po ba ang kanilang tubig? Meron po ba silang mga barrier-free facilities para po sa ating mga PWDs? And meron po ba silang waste management or waste system management? So ito po ang ginagawa natin, isang hakbang para ma-make sure na ma-accommodate po natin ng ayos ang ating mga inaasahang turista na dadagsa ngayong Semana Santa at ngayong summer vacation. And kasunod po niyan, just recently, like a month ago, nag-meet po ang Department of Tourism Region 4A together with the Philippine Ports Authority, Asian Terminals Incorporated, yung namamahala po ng ating port po, para ma-make sure na yung atin pong mga dadagsang turista ay ma-address po natin yung issue ng congestion before. Ms. Catherine, pwede ba nating identify yung mga bayan o tourist spots dito sa Batangas sa talagang makakaranas itong congestion o talagang laging dinarayo tuwing Semana Santa? Our churches po, syempre. Our National Shrine of Padre Pio
is receiving at least 4 million tourists a year. And kung tataas pa po ito ng 30%, we're going to see an increase talaga po in visitors. Ganun din po ang Monte Maria. We were there yesterday for Palm Sunday. At isa po ako sa mga naipit sa dami po ng tao. But still, kahit po, dahil we're expecting this congestion, ready naman po ang ating mga tao, naka-deploy po ang health, naka-deploy po ang disaster and ang police, and even po yung ating mga top cop or yung mga police po na trained para mag-secure ng mga tourist destinations. Ano naman po ang potential na epekto nitong turismo natin sa ekonomiya ng lalawigan? Vision or the goal of Batangas tourism industry is for Batangas to be a premier and livable destination. When we say livable, gusto po natin na every time na meron tayong mga turista, kasi given na maganda ang Batangas, and that's what we're capitalizing on. Given na rin po na gusto tayong puntahan ng mga tao because of our proximity from Metro Manila and our accessibility, we can be reached by land and we can be reached by sea. So, ang gusto po natin, pag pumunta po sila dito sa Batangas, we give them a wonderful experience. And from this wonderful experience, makita nila na, masarap pala ang pagkain sa Batangas. Mababait pala and accommodating ang mga tao sa Batangas. Magaganda pala ang mga paaralan dito sa Batangas. Magaganda pala ang trabaho dito sa Batangas. And we hope that by giving them a positive tourism experience, they would want to live someday in Batangas. So, gugustuhin nila na mag-invest dito ng property, gugustuhin po nila na dito mag-aral, gugustuhin po nila na dito magtrabaho, and they can see a positive future for themselves here in Batangas. Panghuli na po, Ms. Catherine, ang inyo pong mensahe sa mga turistang nagbabalak bumisita at magbakasyon dito sa ating probinsya ng Batangas ngayong Holy Week. Sa lahat po ng mga nagbabalak na bumisita dito sa Batangas, handang-handa na po ang lalawigan ng Batangas para sa inyo, and we're inviting everyone to experience, explore, and enjoy Batangas. Maraming salamat, Ms. Catherine Butted, ang head ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy na ang pag-iral ng Easterlies ngayong opisyal na ang tag-init o warm and dry season. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon, maliban sa mga probinsya ng Mindoro at Quezon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Isa ang nawawala habang 27 mangingisda ang nakaligtas ng mabangga o mano ang fishing boat ng isang barko sa Oriental Mindoro. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Ang dapat sana'y pangingisda ng ilang mangingisda mula Mansalay Oriental Mindoro na uwi sa aksidente matapos umanong masagi at mabangga ng isang hindi patukoy na pampasayerong barko ang sinasakyang fishing boat na FB John Michael. Ayon sa Coast Guard Station Oriental Mindoro, nangyari ang insidente ng 6:20 ng umaga nitong Linggo, 14 hanggang 16 nautical miles mula sa bayan ng Mansalay. Nasa 28 mangingisda ang lulan ng fishing boat. Hindi rin po sila makapag-maneuver kasi meron po ilang hatak-hatak na mga lambat. So, nung nakita nila yung barko, nagtalunan po sila lahat. Ayon sa Coast Guard, may ilang bahagi lang daw ng bangka ang nasira at hindi ito lumubog, kaya nakabalik din sa bangka ang mga mangingisda. Pero ang isang 20 anyo sa mangingisda, patuloy pang pinaghanap hanggang sa ngayon. Samantalan, nagtamo naman ng sugat sa paa ang 52 anyo sa mangingisda na ama ng nawawalang lalaki. Dinala siya sa paggamutan at kalaunay pinauwi rin. Nakauwi na rin daw ang mga nakaligtas na mangingisda. Simula po mama kahapon nung natanggap natin yung balita, nakakandak pa rin po tayo ng search and rescue doon sa nawawalang mangingisda. Meron na rin po tayong possible location base doon sa search pattern na ginawa po natin para po ma-locate po natin yung nawawalang mangingisda. Nagkikipag-ugnayan na raw ang Coast Guard Station Oriental Mindoro at Vessel Traffic Management System o VTMS Batangas para matukoy ang barko na dumaan sa lugar kung saan naganap ang insidente. Patuloy pa ang imbestigasyon ng otoridad. Hazel Alvior,
Balitang Southern Tagalog. Naibuslo ng Letran Squires ang kanilang 14th na kampyonato sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. Ito'y matapos talunin ng University of Perpetual Health System Delta Junior Altas sa maaksyong do-or-die game sa Phil Oil Eco Oil San Juan. Umabot sa 16 points ang lamang ng Letran sa fourth quarter, kaya nahirapan ng humabol sa dulo ang Perpetual. Natapos ang game sa final score na 93-76. Mga kapuso, abangan sina Sparkle Artist Andrea Torres, Lian Valentin at Angela Alarcon sa gaganaping Corrida de Cavalos, Cidade de Calaca sa darating na March 27 sa National Highway ng Barangay Dacanlao sa Calaca City, Batangas. Tara na't tunghayan ang inaabangang Festival of Horses ng Lungsod ng Calaca. Huwag nang palampasin at makisaya sa mga Sparkle Star ngayong Miyerkules na po yan, ganap na alas 10 ng umaga. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.